Pula dito. Gawin na natin yung pula. Ito, ang ganda ito. Pilihan ng yung gawin natin yung mga hulpan, laglag na ang mga ng niyo. Inipo natin. Maganda ito. Ito yung gawin natin ng punla. Na marami yung similya natin na niyog. Patay ng ano. Similya ng niyog. Marami tayo. Para itanim natin. Maganda rin yung pagkakitaan. Maganda ng klase. Malaki siya. Malaki yung bunga. Mabigat. Yan, ingat lang talaga. Ingat lang sa pag gawa kay baka masugatan kayo. Kaya dito natin pinatad kasi dito yung magsibol yung ano niya, talbos. Para madali sa magsibol. Kaya sinadya natin ito. Ito yung maganda. Madali lang. Yan. Ngayon tayo nakagawa ng video kasi ngayon tayo nag-umpisa ng vlog. May mga farmers na nag-inspire sa atin. Ngayon dong dati yung ano bakit tayo nag-umpisa ng vlog. Yan! Yan po yung ginawa natin. Ano? Para madali siya magsibol yung ano niya, talbos niya. Yan. Ito na yung nangyari. Ito. Dito siya maglabas. Ito yung maganda na punla na itanim. Laki yung katawan. Mabigat yung bunga. Yan o. Marami tayong punla. Similya ng niyog. Sinadya natin nilagay dito. Kasi malapit na yung tubig. Ito. Supply tayo na tubig pandilig natin sa niyog natin pag taginit yan malapit sa may pispan na may tubig yan yan mga ka-farmers ito yung ginawa natin na similya ng niyog o coconut binabad natin sa tubig kasi taginit yung tutok yung araw para makasipsip siya ng tubig. Yan. Sinadya natin na ibabad. Kaninang umaga pa ito nakababad. Tanggalin na mamaya-maya. Kunin natin ito. Ilipat natin ng ano, ng bakanting area. Tanim natin ito. Kaya natin pinula ito. Pag may mga bakante tayo itong area, itanim natin. Sa sinong gusto mag-guan dyan, magtanim ng niyog o similya, comment lang po kayo. May extra tayo dito. Yan, dito na sa ano, Kalinan. Kung gusto kayo bumisita sa area natin, mabahagyan natin ng kunting ano lang. May extra na similya dito na niyog. Ito maganda yung ano yan, oh. Ito yung maganda na similya. Bilog yung ano niya, bunga. Tapos malaki yung katawan. Yan. Yan. Ito yung mga ka-farmers na previous video natin na tinanim natin na mga niyog. Ito yun. Ito yung mga kasama niya. Ito yung mga second batch na nagawa natin na punla. Mga 5 months na ito. Pwede na ito siya itanim. Yung ano na yung dahon niya. Malaki na yung dahon. At saka malaki na yung katawan niya. Yung ugat niya pwede na itanim. Marami na siyang ugat. Pag
Ito yung magandang punla na itanim na ganito kalaki. Ito yung edad niya na 5 months. So, pag matanim mo sa lupa, wow, ito sa lupa. Yung mga ugat niya, panagad. Kaya yung bunga niya, maganda yung kinalabasan ng tanim. Kaya ito yung ganito yung klase na tanim na bunga. Malaki yung bunga, mabigat. Ito yung maganda na ipunlain tapos tanim. Ito yung mga dati natin itanim noon na nag-duty pa tayo na bilang guardia. Yan, malaki na. Dito sa kubo ni Mrs. Banda, sinadya natin para seeding. Yung araw, yung sikat, hindi direkta, di madirekta sa kubo natin ni Mrs. Yan, sinadya natin yan, tinanim yan. Mga isang taon, mag-umpisa na yan, mga ano, mamulaklak. Ito kasama ito. Yan. Yung isa, pinatay ko yung isa dito sa likod ni Mrs. Kasi yung posisyon ng ano niyog papunta sa kubo. Kaya natakot si Mrs. Kaya pinatay ko na lang. Yan o. Sayang pero okay lang. Baka maano tayo po, baka balang araw ano ang hangin, matumba. Pero okay man itong ano. Matibay man itong niyog. Kapit sa mga lupa talaga. Ito okay, ito safety ito siya. Yan din natin ginalaw. Ito yung mga dati natin itanim. Ito yung kagandahan sa bukid. Yung punla natin na niyog, hindi tayo magbili, hindi tayo mag gastos para pangbili ng similya. Gawa lang tayo. Mga ano ito, mga laglag na mga bunga ng mga niyog na dapat ma-harvest na gulang na yung ano, na una sa lalaglag, tapos tinipon ko. Yun, ginawa ko ng punla ng niyog. Okay, update ko lang kayo sa niyogan natin. Ganda ito itanim. Malaki yung bunga niya. Yan. Mabigat yung bunga. Ito yung magandang punla. Tanim natin.